Yo mga kadiskarte, mga kaibigan, mga higala, kumusta kayo? Sa diin man kamo banda karon, maayong gabi sa inyong atanan. Saan man kayong sulok na roroon ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nito na kalipas na 45 days ay nagiging busy si Juan Tamad sa pangangampanya at pagtulong. Itinuon niya ang kanyang oras within 45 days sa pagtulong sa isa niyang kaibigan na si Sir Tony Basa Morales na tumatakbo bilang isang board member ng 2nd District ng Dalawigan ng Sultan Kudarat. At sa loob ng 45 days na yan ay marami tayong natututunan na aral ukol sa pangangampanya o ukol sa ganitong klaseng karira na magagamit nating aral sa ating buhay sa pang-araw-araw natin na paghanap buhay. Although na hindi siya related sa ating ginagawa, ang paglalako o pagbebenta ng ating pinaglalako na pagkain, pero pwede natin siyang maiugnay, no, mga kadiskarte, sa ating pang-araw-araw. Kasi itong eleksyon, natuto tayo kung paano maipa-improve ang ating tinatawag na personal relation sa ating kapwa. May mga pros and con, advantage or disadvantage, positive or negative tayong nakukuha nitong nakalipas na eleksyon. No? Kailangan na magiging ready ka sa anumang outcome na mangyayari o mga resulta na mangyayari pagkatapos ng eleksyon. Either mananalo ka ba o matatalo ka ba, mailuklok ka sa pwesto na iyong hinahangad para makapagserbisyo ka sa iyong kapwa, para makapagserbisyo ka sa iyong bayan, sa iyong lalawigan o sa iyong bansa. Hindi biro ang pagod, hindi biro ang puyat sa ganitong klaseng karira. Lalong-lalo na kung ang iyong inaasahan ay ang iyong sariling mismong financial na kakayahan. Ang eleksyon ay parang isang sugal, parang isang sabong. Sa negosyo, parang itong investment. Merong sinasabi sa investment, invest the money that you can afford to lose. And parang trade lang din yan. Financial trade, stock trading, gold trading, or cryptocurrency trading, walang kasiguraduhan sa halalan kung mananalo ka ba o hindi, maliban na lamang yung rason ng iba na sila ay dinaya. Talagang tama ang sabi ng ilan. Sa oras ng kampanya, ang mga kandidato ay parang artista. May sumasayaw habang nagtatalumpati. May umiiyak habang nakikipagdebate. At may nagpapatawa pa nga. Kaya nga nagiging number one si Robin Padilla dahil siya ay artista. Kasabay ng paglatag ng kanyang plataporma at popularidad, siya ay naluklok sa ganung klaseng posisyon. Kailangan ba nating questionin iyon? Hindi. Masisisi ba natin ang lahat na nagtiwala sa kanya? Hindi rin. So, ano ang pinakamalaking aral ang nakuha ko nitong nakalipas na halalan? Malaki. Hindi man ako sikat sa ngayon. Hindi man ako popular sa ngayon. Pero, nararamdaman ko na sa videong ito ay siyang simula ng aking kasikatan bilang isang social media influencer. At sa oras na darating ang panahon na kung sakasakali meron tayong tutulungang muli na isa nating kaibigan na handang maglingkod para sa kanyang bayan, ay maipanalo na natin ng gabusan. Maraming salamat po sa nagtiwala at bumuto sa kay Sir Tony Basa Morales bilang isang board member. Although hindi man siya nakapasok bilang isang board member, pero nagpapasalamat pa rin tayo, no, mga kadiskarte, sa lahat-lahat na nagtiwala sa kanya.